Coach, aw kita kito ng Yokohama, saludo sa itinuro ni Coach Tim Cohn sa ating pambato na si Kai Soto. And well mga kaibigan, bago natin yan pag-usapan, pa-like and share naman po bilang suporta na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, kahapon nga po sa naging game 2 ng Yokohama at ng Kawasaki Brave Thunders. Ang ganda ng pinakita ng ating pambato na si Kai Soto. Bukod pa po dyan, nabigyan na ng mahabang minuto ito si Kai Soto. So far, ito na po yata, no? Yung pinakamahabang minuto ni Kai Soto dito sa Yokohama. Kahapon po, ang taas ng stats ng ating pambato na si Kai Soto with 21 points, 12 rebounds, 4 assists sa 27 minutes of playing time. Mga kaibigan, tulad ng ating sinasabi at yung pagpaparinig po ni Coach Tim Cohn sa interview kasama si Kai Soto, kapag ka pinagkatiwalaan nyo si Kai Soto ay hindi kayo bibiguin yan. Ganun po ang nangyari ngayon. So sinubukan ni Coach Aoki Taketo ng Yokohama etong si Kai Soto. Kung bibigyan niya ba ng mahabang minuto o ano ba yung may papakita mayaambag ni Kai Soto. Well, hindi naman talaga nabigo, no, si Coach Taketo. Dahil nung first quarter pa lang mga kaibigan, itang kita nyo highest leading score etong si Kai Soto. Talagang may gigil siya sa bola. At nakita rin natin medyo nagkakaroon ng maayos na pasa yung mga kakampi ni Kai Soto sa loob. Hindi siya pinagdadamutan sa bola. Pero ang napansin din natin, nung first half, ang ganda ng performance si Kai Soto. Pagdating ng second half, under 3 minutes pa po siya saka pinasok ni Coach Aoki Taketo. So nakita rin natin, ayaw po ni Coach Taketo na masapawan ni Kai Soto yung mga Japanese player tulad ni Yuki Kawamura. Kapag ka kasi puro highlights ni Kai Soto, eh hindi na magiging sikat yung mga player dito sa Japan, no? Makikilala si Kai Soto, which is normal lang naman yun. Naintindihan po natin doon. Ang point natin ngayon, pagdating ng second half, third and fourth quarter ng game, nabigyan ulit ng magandang minuto ang ating pambato na si Kai Soto, no? At nakita nyo, hindi nabigo. Nakapagtala ulit ng another points, no? Pagdating sa second half si Kai Soto. At napansin din natin, madalas nagiging libre si Kai Soto. Talagang dakdak po ang kanyang ginagawa. Yung depensa po sa loob, yung nagpahirap po dito sa kupunan ng Kawasaki. Depensa ni Kai Soto. Kung makikita nyo, first half, nasa almost 30 points po ang lamang ng Yokohama. Pero inilabas naman si Kai Soto, nang labas-pasok po siya pagdating ng second half. Nakakahabol po, ano? Tumataas yung points po, yung score ng Kawasaki. Kasi walang dumedepensa na medyo malaki-laki tulad ni Kai Soto, no? Iba kasi yung impact po talaga ni Kai, kung mapapanood nyo po ng live. Iba yung impact ng merong Kai Soto sa loob. Tulad ng ating sinasabi, hanga po etong si Coach Aoki Taketo sa mga tinuro po ni Coach Tim Cohn kay Kai Soto. Bakit ka mo? Hindi naman ganyan ang laruan ni Kai Soto bago yung FIBA Asia Qualifiers 2025, di ba? Tapos nung kinoaching siya, tinuruan siya ni Coach Tim Cohn itong si Kai Soto, itinuro yung mga tamang dapat gawin, yung mga strategy, mga techniques, yung pagpapalaki sa katawan na para makipagsabay o makasabay sa mga ex-NBA player sa balyahan, ginawa po yung lahat ni Kai Soto. At yung chemistry dapat po manatili. Kahit ibang player, kahit hindi mga Pilipino yung kasama ni Kai Soto, magkaroon ng interaction para hindi mawala yung connection doon sa player, mabilis ni Kai Soto makukuha yung bola. Dapat very alert, no? Kapag may pasa, automatic dapat masasalo. Minsan kasi out of focus si Kai Soto, pinapasa yung bola, hindi niya nasasalo. Minsan, yung bola, nalalaglag kay Kai Soto, naaagawan. Maraming turnover, pero ibang-iba na po ngayon. Sa edad na 21 anyos si Kai Soto, ganito na po ang kanyang naigagawa, no? Kaya ngayon, marami din nagsisisi, especially yung Hiroshima, dahil nga binitawan nila si Kai Soto. Pwede naman nilang hindi bitawan si Kai Soto, eh. Pero ang ginawa nila, binitawan nila, kala kasi nila wala nang maipapakita. Yun lang ang mapapakita ni Kai Soto. Pero hindi nila alam, nasa pagko-coaching lang po yan. Well, mga kaibigan, salamat po sa pagsuporta sa ating pambato na si Kai Soto. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Sa mga susunod na araw, may laban po ulit ang Yokohama. So, tuloy-tuloy. At suportahan natin ang ating pambato na si Kai Soto.